Hello, welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay gagawa tayo ng ang tawag ko dito, testing area with 16.1 meter. Tsaka lalagyan natin siya ng start stop function, run tsaka jog. Maglalagay ako ng power meter dito na pag siyaksa ko dun, mababasa kagad nito. So yun ang project ko. At gumawa ko ng diagram. So ito yung diagram na ginawa ko. Gagamitin ko yung 6 ampere na breaker na palagi kong gamit. So ito, bago gagamit tayo ng panel box, ito. So bali binutasan ko na siya. So butas na talaga to dati, nirecycle ko na lang. Kaya ito pinili ko kasi butas na nga siya. So pasok yung butas ng watt meter tsaka breaker, nilakayan ko na lang. Tapos maglalagay tayo ng toggle switch para sa run tsaka jog. Tapos gumawa ko ng start stop na push button. So dito ginamit ko yung Amco box. So napagkasya ko naman siya. Nilagyan ko na rin siya ng etong cable gland. Kinuha ko lang dito yan sa panel. So nandun siya, nilipat ko lang dito. So yung kabilang dulo papasok dito para sa start tsaka sa stop. Toggle switch para sa jog tsaka run. So pag naka-on, naka-run. So pag in-start ko lang tong push button, saka lang magkaka-power yung dalawang outlet na yun. Bago lahat ng isaksa ko dun sa dalawang yun, mababasa ng 6-in-1 meter natin. Ang kagandahan lang dito sa gagawin ko, meron jug. So pag pinindot ko yung start, pwede nga wala na yung stop eh, kasi patayin lang natin yung breaker. Pero nilagyan ko na rin ng stop. Yung start, pag nasa jug tayo, ibig sabihin, magkaka-power lang yung outlet kapag nakapinto tayo. Pag binitawan natin, walang power yung outlet. So, yun yung jug. Bago yung run, pag nakarun siya, pag insert natin, meron power yan. Pag stop natin, walang power yan. Ang purpose naman nun, kaya ako nilagyan ng jug para dun sa mga alanganin talagang ito testing. Bago ito remote, medyo mahaba yung kable. Wired siya. Pwede natin i-testing sa malayo. So, kahit yung tinatest natin, nakasaksak na, wala pa siyang power. Pwede tayong lumayo ng konti para i-start, tsaka i-stop o i-on, tsaka i-off. Isa sa kailangan natin ay magnetic contactor. So, dalawa pinagpilian ko. So, itong Fuji na 4 ampere o kaya itong Fuji rin. So, ito galing sa aircon. So, ito dati sa mga project ko, maliit na contactor lang siya. So itong napili ko kasi bakit may mga screw to, kasi ito deplug yung speed connector. Okay, and winire ko muna siya temporary ng control circuit lang. Bakit? Pag nag-wiring ako, apply ko yung una ang control circuit para matesting kagad natin kung nagana yung kagayon to contactor. So ito ay simpleng start stop lang na merong jog run function. So pag naka-off yung switch, jog lang siya. O hindi mag-hold yung contactor. Pag naka-on, naka-run. So maganda yung pan-testing. Kaya naglagay ako ng simple start-stop dito. Dito lang siya pumasok. Medyo mahaba yung wire. Tapos yung plug ko, diretso lang dito. Saksak ko muna. Okay. Start. Ayan, naka-jog tayo ngayon. Run. Oh, nga, run nga. Stop, stop. So, ayan. Hey, paliwanag ko lang. Kasi pa kami magtanong. Manipis yung wire na ginamit ko. So, okay lang yan. Kasi control circuit lang naman to. Kasi ang daladala nyan, tungkol lang ng contactor natin. Tapos, itong contactor ay mayroon tatlong main contact. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tsaka itong 1314, yan yung auxiliary contact niya. Tapos ito yung coil, isa dito. Tsaka yung pula na yun, may wire na pula. So pwede kong, ang project kasi natin ay single phase lang, kaya ginamit ko yung line 1 tsaka line 2. Sa maintaining contact, ginamit ko yung isang main contact. Pwede rin yung auxiliary, pwede yung main. So kahit alin naman dyan, walang problema. Tapos yung coil, kahit baligtaran yung line 1 tsaka line 2 o line tsaka neutral, okay lang yan. Gano'ng kalaking amperahe ba yung nadaan dyan?
sa AC. So dito na lang tayo kumuha sa isang coil. Okay, kita ba? Saksak ulit. Start ko. So yan, 36 milliamps lang ang dumadaloy sa wire na to. Kaya manipis siya. Sa purpose natin, masyadong maliit yung contactor, maliit yung wire, okay lang. Pwede na tayo mag-proceed sa power circuit kasama yung 6-in-1 AC meter. So ayan, na-wire na natin. Temporary. So, gamit ulit ang plug. Siyaksa ko siya dito. May power na itong extension cord ko. So ngayon, on natin. Ayan, buhay ka agad ang power meter. So ito yung start-stop natin. Naka-jog kasi naka-off ang toggle switch. Ang problema, pag nira natin, start, stop. So naririnig natin yung contactor pupalo. Pero wala tayong nakikitang indication na okay na yung power natin. Kasi pag on natin ang breaker natin, may power kagad yung power meter natin. Hindi niya sinasabi na may power na yung output o wala. Bakit? Kasi sa ginawa kong diagram, maglalagay ako dito. Ang power meter natin, yung line tsaka neutral o line 1 tsaka line 2 niya ay nasa ibabaw ng magnetic contactor o diretso sa ilalim ng breaker natin para hindi niya makita yung wattage nung sarili niya. Makikita natin yan ngayon. 0 ampere tayo tsaka 0 wattage. So, ang nare-reading niya lang ngayon ay frequency tsaka voltage. So, kailangan natin ng indicator light para maglagay, para masabi natin may power na yung outlet natin. Yung indicator light na 220 volt. Siya ay 220 volt AC, 10 milliampere. Ang problema ko kasi dito, masyadong siyang malaki para sa panel na ginamit ko. Actually, ito on the best. Pero para sa video na to, gagamitin ko tong 5mm. Gagamitan ko siya ng adapter ng cellphone na 5 volt at 220 ohms na resistor. So, kung paano ko nakuha yung 220 ohms na resistor para sa 5mm na LED, maglalagay ko ng video link sa description ng video tsaka dito sa ohms law tutorial natin. So, sinabi ko yan. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napanood. So, 220 ohms. So, itong adapter na hindi ko na ginagamit. Siya ay 5 volt, 500 milliamps. So, okay lang. Lalagyan ko ng wire, hinangan ko lang bago ilalagay ko dito. Tapos, ito na yung papunta sa 5mm na LED. Ika-cut ko na ito. Lalagyan ko na ng resistor. So, yung power, ihook lang natin kasama ang coil ng conductor. So nakasaksak siya. Tanggalin natin saksak. Okay. On. Okay. Talagyan natin siya ng wire. Shrinkable tube. Ito na rin yung ating LED. So isasama lang natin siya sa coil ng contactor natin. Okay. So, lagay natin siya dito. Lagay natin ng, gamitin natin ng glue gun. Tapos ano, itong 5mm natin na LED, lagay natin dito. Tapos, lagyan din natin tong AC meter natin. Bakit? Masyadong anong meron sa AC meter ko? Sa 6-in-1 AC meter, masyadong maliit yung panel na ginamit ko. Kaya nagtutulakan yung mga wire. Nalagay natin yung indicator light. Test ulit natin. So, naka-temporary plug pa rin siya.
Lagyan natin ang power on the breaker. So nandiyan na yung indicator light natin. Okay. So hindi siya naka-on. Saan tayo on? Start. Stop. So meron tayong delay ng konti sa pag-stop. So testing natin sa jug. Off natin tong toggle switch natin. On. Bakit? Bakit hindi siya namamatay kagad? Dahil sa capacitor niya sa power supply o sa AC adapter niya. So okay lang yan. At least may indicator light tayo. Kesa sa naunang plano, wala. Okay? Bali, ikakabit na natin siya sa pagitan nito. Ito yung outlet na kukontrolin natin. Kung mapapansin natin, meron tayong yung unang outlet, round tsaka flat pwede. Pangalawang outlet, meron siyang flat na may ground. So ito yung wiring niya sa likod. So dito yung line 1 tsaka line 2 o. Kahit baligtaran, walang problema. O line at neutral. So wiring ko lang to. Tapos balik tayo, testing natin. Okay, na-wiring ko na siya. So wala pa tayo power dito. Saksaka yung true watt meter ko. Wala. Lagyan natin ilaw. Okay, wala talaga. On ko to. Meron tayong reading. Pero kita ba? Okay. So hindi siya makita. Pag nilapit natin yung camera. Yan. So testingin natin patay ang backlight. So yan. 221 volt, 6 hertz. Dito, wala sa power meter. Bakit? Kasi hindi pa tayo naka-on. So on natin. On natin. Yon. Kapower yung power meter natin. Itong true watt meter, itong 6-in-1 natin, meron palagi basta naka-on itong breaker. So ayan, lagay natin sa latching o run. Start. So may green indicator light tayo. Meron tayong true watt meter. May power na yung ating dalawang outlet. Stop. Mawala yon. Wala rin yung indicator light natin. So okay. Yan, nilipat ko na naman siya ng posisyon. So tinaas ko siya ng konti para nakikita ng posisyon ng video natin. Nakalimitan ganito ang posisyon. Okay na yan. On natin. Yan. So nakikita natin yung watt meter. Nakasaksak na dun. So wala siyang nababasa. So yan ay AC na. Sa AC tayo. So wala. Okay. Naka-jug. Testing natin. On. So ayan, naka-diin lang ako. So ayan, may display ng true watt meter. Meron na rin siya. So may konting diferensya sa voltahe. 216 dun, 217 dun, 219 dun. So wala namang problema yan. Tawang ko. Yung ilaw natin, sumindi. Namamatay din, okay. Lagyan natin sa run o sa latching. So okay siya. So ito yung kable medyo mahaba. Stop. On. Off. Lagyan natin ng ilaw. Tingnan mo na yung lente. So ito ay 9 watt na LED bulb. Saksak natin sa true watt meter. Jug muna. So ayan, nakasaksak na siya. Jug. Ano reading natin? Hindi kita, masyadong nakakasilaw. Lagyan natin konti ilaw. So
So may nababasa na kagad yung 6-in-1. So may medyo delay ito ng konti kasi nagpa-power up pa siya. So siya ay 8.2 to 7.5. So may pagkakaiba talaga sila. Lagyan sa Light King. Okay. Testing tayo ng mas malakas. To hair blower. Hindi ko alam kung ilang watts to. On natin. So yan, meron tayong power. Lagyan ulit natin ng ilaw yung true watt. So lagay ko siya sa number 1. 136 watt. Doon 132. Number 2. 400 watts. So ganyan tayo makapag-testing. Iwan lang natin siya naka-on. Kung hindi naman tayo sigurado kung buto o hindi, lagay lang natin sa Light King. So ganon. Yun ang purpose ng jug function ko. Okay, itong plancha. Testing natin yung plancha. Iwan natin sa yung kalagitnaan lang. Saksak natin. Saksak natin lagay. Sa jug lang. So, naka-jug. Okay, nagbiblink yung watts. Okay lang yan kasi over wattage. Ayusin ko lang. Yan, nasa 500 watts na kayo na. So 0.5 kilowatt. Ngayon gawin kong 1.5. Okay, on ko ulit. So itong plancha na to ay 1000 watts. Meron tayong 900 watts. 8,800. 800 pala. 886 watts. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakilike na lang. At kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa comment section at sasagutin ko. Kung gusto nyo ng wiring diagram, maglalagay ako ng link sa video description. Maraming salamat sa panonood.